Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video, reaction video. And this time, we're gonna talk about Pangil sa Pangil Badang versus AKT, Mati Ramayaman. I-like muna natin yan, guys. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa PSP Entertainment. Ganun pa man, guys, kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, mag-comment nung sa loobin mo kung napanood mo na tong video na to. Kung hindi naman, okay lang naman yun. Pero kung napanood mo na, comment ka para may pag-usapan na sa comment section. Ito nga pala ay requested ni Rina 8720, sabi niya, Badang versus AKT next loads, thank you with heart. Yun. Ganun pa man, guys, marami na sa amin sa inyong lahat, guys, sa mga nandito pa rin nakaantabay, nag-aabang sa akin sa walang sawang pagsuporta at panonood, guys. Huwag niyo kalimutang i-share, guys, you know, at pag-subscribe niyo, hindi naman yun, it will take only 10 seconds, di ba? Hindi naman naabot ng 20 seconds o isang minuto yung pag-subscribe. Ganun pa man, guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer, and at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin na natin ito, guys, para makarami tayo. Pangil sa Pangil, Badang versus AKT, Mati Ramayaman. Let's get it. Pangil sa Pangil, sagpara na! Kakasaka pa pag nagsabayan. Pangil sa Pangil. Okay lang ba kung i-advance ko na, guys? Advance ko na, guys, dito para mabilis tayo. Para lamit din yung video natin. Kasi mahaba ako mag-react, guys, eh. Dito nga talaga. Walang flip, tapat sunugan. Walang pangil sa pangil na mapapanood. Bago tayo mag-start, alam nyo na! Let's go, Pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon Mahirap, Flava, Villainware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Tokyo Grill, 188 Gili, at FUBU International. Ang laban na paparating, Mati Ramayaman Tournament, 1 million pesos plus Diamond Ring! Ginoo sa aking kanan, pakilala mo sa amin kung sino ka. Plus ba dapat bumili ka ng chili sauce ko? 01 batas basis Kira. May 0 na, mayroon na siyang talo kay Kira. At shoutout nga pala sa Power Science and Ads Baguio City in La Trinidad Benguet Power Glass Aluminum Supply and Services Baguio City. May bayad to, saglit lang. Power Auka, Purified Drinking Water, Refilling Station, Baguio City, Robert Gatson from Winchica, Kansas, at Gatson Family, tsaka si Tacy Brown. Pagaling po kayo. Salamat din sa FUBU, Talibdana, Cyber Philippines, Boss Jericho, Mamay the Great, Attorney Omay Duarte, Hambog ng Sagprong, Knuckle G, at Camp 8 Boys. Shoutout nga pala kay Hambog ng Sagprong. Shoutout, Vincent. Huwag nyo kalimutan yung collaboration namin ni Hambog. Nandun yung sa channel ko. Check nyo sa description. Plan Motif, Hamon. Kasama natin si Drex Lira, Crazy G, Hambog ng Sagpro, at Shobal D ng Republican. Check it out. Grabe, laki ng inita. Ginoo sa aking kaliwa. Pakilala mo sa amin kung sino ka. Motherfucking Agata! Let's fucking... Si Nico to eh. Agata. Go! 01, talo siya kay Pistolero, Indigo Friends, Olonga po si. Yeah, shoutout sa, syempre sa Akata Effect Perfume, malapit na yan. 1122 Digital Services, relax lang kayo, bayad to. Toto Thai Parts ng Thailand, sa mga trip maglaro ng Ragnarok, Neo Iris, private server, check nyo yan. ProHub General Merchandise sa Tanawan City, Crafty Street PH sa Olonga po. Amp Soul Shoe Cleaning ni DJ Ari sa Olonga po rin yan. Derek Tattoo Supply ng Angeles, Pampanga. Loco Clothing ni Armando. 40 Ounce Clothing, Idea World Collective, Divine Providence Dental Clinic. Parisan sa Anthony Juan, Jan Angel, shoutout sa'yo. Kay Zargon, Price Tag, at kay Reyes Picache, kay Nick Nong, at kay Quincy Nachor, kay Marco Samaniego, kay Gemini Sembrano, Byron Saavedra, Ramon Riva, syempre sa magina ko. Merit mo at syempre shoutout sa sarili ko dahil lakas ko eh. At ako yung toss, ako yung toss. Ako yung toss. Hindi na sila nag-coin toss, piniling mauna ni Akata si Badang partida daw. Mati Ramayaman, Pangil sa Pangil, sagpara na! K
Okay. Good morning! Okay. Running! Wow. Ano? Rapist at manyakis na naman ng iyong atake? Tang ina pare, yung issue ko na lagi nung sinasabi, pang-motivate ko yung sa aking sarili. Lalo ako lumalakas kapag binabanggit yung palagi, kaya sige! At anong sinasabi mo na kung saan sila kumakain doon katumatae? Ako, kung saan katumatae, doon naman ako nagtatapo ng mga tae! Okay. Sa bakanting lote ka lang pala tumataing leche ka. Doon kita ipapaka, doon kita iti-therapy session habang dinidilaan ka ng aso kasi tae ka. At hindi ibabalik yung katinungan sa sarili mo kahit hindi pa bumabalik yung ROI mo. Matapang ka ba talaga? Tumingin ka sa akin? I2. Ako ang tunay na ROI base sa aking statement. Gantito ng isang api, tawagin mo akong return of innocent. Okay. Dapat alam mo yan kasi tapos ka ng kolehiyo. Hindi yung nagdesisyon na yung korte, mga bobong haters pa rin paniniwalaan mo. Di ba nga, kaya, tapos ka ng kolehiyo, kaya tanong ko sa'yo, anong feeling ng edukadong bobo? Yung tipong pinagsisigawan mo na mataas ang pinag-aralan mo pero hindi mo maunawaan ang salitang acquitted sa kaso. Ganun kaagago! Ganun kaagago! Salitang acquitted, hindi mo maunawaan ang ibig sabihin ng salitang acquitted na tao. Kaya naalala ko, nung grade 1 ako, ikaw pala yung batang pinapahirang ko ng kulangot sa ulo. Inaagawan ko to ng pagkain, kinikikilan hanggang maglupasay siya. Iiyak na todo kasabay ng tulo ng laway niya. Kasi bata pa lang ako, gangster na. Araw-araw ko itong binabatukan hanggang nagpa-transfer ka. Pero okay, nagpa-kick out pa rin ako para sundan lang kita. Damn. Dedicated? Dahil di kumpleto ang araw ko kapag hindi ko sinasampal siya. Tapos nung high school na kami, hindi pa rin siya pwedeng hindi magpa-copy sa akin ng test. Kasi alam niyang mabubugbog siya sa akin sa oras ng recess. Kaya nga nagkaganyan ka, naalog ang utak mo. Ang laki ng bagay ng sinabi din ni, ano, ni Badang sa iba, mukhang hindi siya effective, pero sa akin effective yun. Kasi pinakita lang dun na yung mayroong past si, ano, si AKT na ganito yung kinagisnan niya, kaya siya nagkaganito sa future ngayon. Akataka ka na ngayon, dati Nico na bano. Wow, see? Akataka na ngayon, dati Nico na bano. Parang ipinapakita na kahit ano pang base mo, kahit anong dapit mo pang mayaman, kahit anong pag-aasta mong gangster-gangster ka, ikaw pa rin yung dating bano. Kumbaga, hindi nalilimutan ng mga datihan kung ano talagang ugali mo at yung dati mong pagkatao. Kasi may mga tao na bigla na lang nagbago, nagpa-gangster na, nagpa-henyo na, nagbaliw-baliwan na, pero dati tatanga-tanga naman. No, parang kailangan nila magpalit para makita, para lang masabing meron silang narating o masabi lang na dumakas sila. Pero in reality, wala. Magpapalit lang sila at the end of the day, ganun pa rin yung pag-uugali nila. Kasi kilala si Nico bilang isang bano, laging natatalo, hindi marunong magganito, maraming ginagayang estilo. Kumbaga, parang sinasabi ni Badang na kahit anong gawin mo sa sarili mo, ikaw pa rin yung dating ikaw, natalunan, na panggap na magaling, na palagi na lang umuubo. Parang mga ganun. Kasi may ganung klase si Nico eh, which is understandable, which is napansin ko naman na yung lahat ng ginawa ngayon ni Nico papunta sa Akata at mapunta siya diyan sa PSP, ano man yung success na nakukuha niya ngayon, deserve niya. Kasi isipin niyo, pinaghirapan niya din yun eh. Mula sa lagi siyang nabubuli, naaasar, tinutukso, sinasabihan ng kung ganito, ganito. Kailangan niya talagang hanapin yung sarili niya para mahanap niya kung nasa saan siya ngayon. Ang tanong dito, kontento na ba siya sa ganyang klase ng estilo na gusto niyang ipakita? O baka magpalit na naman siya after a year? Kasi pakiramdam ng iba, palaging-lagi nagpapalit si Akata, di ba? Yun yung sabi dito na ano na parang kahit ano pang itsura mo, nauga ka, ganito ka, pero ngayon, di ba, dati kang si Nico, ayun, sabi ni ano ba dyan? Diba? Dahil di kumpleto ang araw ko kapag hindi ko sinasampal siya. Tapos nung high school na kami, hindi pa rin siya pwedeng hindi magpa-copy sa akin ng test. Kasi alam niyang mabubugbog siya sa akin sa oras ng recess. Kaya nga nagkaganyan ka, naalog ang utak mo.
Akatanga ka na ngayon, dati hindi ko na bano. Diba? Bano ka pa rin naman, nag-i-English ka lang. Oh, damn, ang bagay nun. Bano ka pa naman, nag-i-English ka lang. Parang nagmamaskara ka na lang. Nilalagyan mo na lang ng konting pakulo o konting mga disenyo o konting mga abubot, pero you're still the same. Sabi nga nila, ang mahirap daw kahit damit mo na pang mayaman, mahirap pa rin eh. Kasi, di ba, ganun talaga eh. Yun yung kasabihan na. Tuloy natin. May factual yun. Para di ka masabihan ng support mga bara mo, tinataglish mo lang. What the fuck? Are you fucking insane? Ang dinulot mong katangahan sa sarili mo, nothing but a shame. Wow. Oo, isang anak mayaman ka. Kaso pag nadabuan ka ng langaw, nagkakasakit ka na. Konting ubo mo lang, puta, pinapa-hospital ka na. Ako, sanay sa kalye, maarawan, maulanan, dumidiskarte. Malakas na tao kahit pagod, naliligo pa sa gabi. Ikaw, makakita ka lang ng lamok, meron ka ng dengue. Okay. Kaya pag inaasar ko to, nag-aagaw buhay na. Ikaw ba naman ipahabol ko sa aso, tapos tatawanan lang kita. Matutroma ka talagang isip bata ka. Kaya nga, galit na galit ka sa akin, di ba? Dahil binata na tayo, binubuli pa rin kita. Hanggang dito sa PSP, kinukupal pa rin kita. Kahit saan kang liga pumunta, wawalang hiyain kita. Papasok ka sa CR, susuntan pa rin kita. Iihian kita sa ulo kahit na tumatay ka pa. Wala akong palalampasin na oras tanga. Yung tipong para di kita pagtripan kahit walang dahilan, bibigyan mo ako ng pera. Kasi nga, galit ka sa akin, di ba? Dahil isa kang special child na kulang sa aruga. Oo, mayaman ka nga, kaso pag kumain ka sa karinderya, nagpapa-bill out ka pa. Wow, social talaga. Sabaw na lang hinihigop mo, nagcha-chopstick ka pa. Di ba, rich kid? Hindi ka ma-rich. At big time to pag nagbibigay ng tip. Tinuturo niya sa lugar niya ang lahat ng mga adik. Sabi rich kid, big time to pag nagbibigay ng tip kasi binibigyan niya ng tip yung mga masasamang loob kasi binibigyan niya ng tip yung mga ano, parang ang tawag doon, informer ka. Mongoloid ka talaga since birth, tama. Maghapon kayo nakausap yung sarili kasi weird na bata. Kaya yung tulad mo na bugok, mahinang klase yan. Yung tipong aliit-liit ng problema, puta, maglalaslas na yan. Paano pa kung naranasan mo mga pinagdaanan ko? Nilait ng mundo, hinusgahan ng mga tao, baka nasira na yung ulo mo at nagbigti ka ng putang ina mo. Facts dahil yun. Wala ka sariling desisyon, nakadepende ka sa mama. Facts yun, si Badang, marami talagang pinagdaanan. Marami siyang issue. Well, kasi style niya kasi gumawa ng issue at drama. Doon kasi siya kumukuha, nagiging relevant eh. Kaya no wonder, until now, nandito pa rin siya. Kasi meron siyang skills na hindi kayang gawin ng iba na ginagamit niya yung sarili niya bilang isang bait o bitag para mapag-usapan. At yung everything na pinag-usapan niya siya, hindi naman ganun na parang hindi naman siya nakapatay ng tao. Wala naman siyang sobrang sama na ginawa. Hindi naman siya nagnakaw. Pero dahil sa mga ginagawa niya, mga ganun, mga confidential mga stuff na intriga na ganyan, nananatili siyang nandito sa ano, sa show business, especially sa hip-hop scene. Dahil nga, yun yung style niya eh, para maging relevant palagi. Which is very good. You know, may kanya-kanya naman. As long as hindi ka katulad ng ginawa niya lang last time, medyo hindi yun maganda. Pero this time, gawa siya ng intriga, okay lang. Kasi kailangan yun sa hip-hop scene eh. Magkaroon ng intriga eh. Huwag lang yung nakakatapakan ng tao, kasi hindi na yung maganda, di ba? Kailangan mo rin silipin yung moralidad mo kung tama ba. Tuloy natin. Marangya nga buhay mo, pero magulo na... Hindi lang maganda yung sinasabi niya na rich kid ka, marangya buhay mo. Kasi every time na binabanggit mo na mayaman si AKT na rich kid siya, yung reflection nun, pagbagsak mo na eh. Kasi kakasabi mo ng mayaman siya, nagmumukha tuloy na mas ahead siya sa'yo, na mas maganda buhay niya sa'yo, bumabagsak yung value mo. Dapat hindi mo ginagawa, hindi mo siya binibigyan ng props palagi. The more na sinasabi mo, mayaman rich ka, parang ang lumalabas na, ingit ka. So dyan sa part niya, medyo nagiging dihado na si Badang kasi the more na binabanggit niya yung status ni Akata, di bumabagsak naman yung status niya. Tuloy natin. Naman ang estado mo, diploma mo, ipapalamon ko yan sa'yo. Hindi yan ang basihan ng tao para maging ganap ka na tao. Hindi yan ang basihan dito sa mundo. Kaya kung yan ang basihan mo, ipaprint mo.
ilagay mo sa harap at likod mo. Pag babattle ka, ilagay mo sa harap at likod mo. At sabihin mo sa mga tao, diploma ko to, diploma ko to. Ano, panis kayo? Tsaka kamanlimos ng pagmamahal at respect. Guys, mayroon talagang diploma, pero karamihan naman ng diploma, wala rin namang silbi. Kasi, I mean, may mga diploma din na kailangan lang as a resibo para makapasok ka sa mga job na kinakailangan ng mga ganun. But other than that, back in the day, kailangan ng apprenticeship. You know, marami mga, kung ako lang, guys, tatanungin niyo ako, kahit mag-ano na lang ako ng ano eh, kahit makatapos ka na lang ng high school eh. Kasi at the end of the day, guys, tama rin yung sinabi ng lola ko dati na basta marunong ka sumulat at bumasa, you're good, you know. Kasi kung makapag-ipon ka, magtrabaho ka ng hard labor, tapos makapag-ipon ka, magtayo ka ng sarili mong business, okay ka eh. Maraming mga tao na hindi nakapag-aral tulad ng mga nagbabarber. Wala naman mga ano yun, kahit sa kalsada lang, nakaipon sila, may sarili na silang shop. Tagalinis ng sapatos, labandera, magulat ka na lang, may sarili na silang labandera na shop. You know? Mga ganun. Tindahan, maliit na sari-sari store. Kaya hindi rin masama na hindi ka makapagtapos. O maganda yung makapagtapos kasi at the end of the day, kahit gano'ng kakayaman, pupunta ka pa rin sa specialista eh, na merong napag-aralan naman talaga. You know? Tuloy natin. Pero hindi ko din na-down yung mga hindi nakapagtapos o nakapagtapos. You know, at the end of the day, may kanya-kanyang level ng paggagamitan yun. Tuloy natin. Ito, hindi ko minamalit ang diploma kaso masyado kang arugante. Hindi ka naman lihiti mo na negosyante, minamalit mo pa kami mga dumidiskarte. Kaya huwag mo akong yayabangan ng mga negosyo, no, na hindi naman ikaw ang nagsakrispisyo. Oo, chili garlic lang ang negosyo ko, pero proud ako na ako ang nagtayo. Kaya kung mamaliitin mo ako, taas loob pa rin ako. At least kumikita ako sa sariling pinagpagurang ko na hindi ako umaasa sa mga inutil na mga putang inang magulang mo. Bars, yeah. Kaya huwag mo akong yayabangan ng binigay ng mama mo na kotse. Ako, kahit motor lang napundar ko sa ngayon, at least ako ang bumili. Leche, mayaman ka nga po. Mataas nga pinag-aralan mo, pero lahat ng klase ng grain pinag-aralan ko. Mayaman ka tanga, putang ina, mayabang lang ako. Pero dumadami ipon ko sa banko dahil sa pagsisikap kong ito. Kaya tatalunin ko yung diploma mo ng putang inang diskarte ko. Fuck you ka, sir! Bumili na ako ng kotse lalabas this year. Round 1, nakakatalat! Medyo contradiction yun eh, kasi even though nilalait niya yung status ni Akata, nagre-reflect yun sa kanya, bumabagsak din yung value niya. Kasi ang lumalabas, para siyang naiinggit. In my, kung ano yung napapansin ko lang, guys. Tuloy natin. Let's go! Hi! Very confident na si Nico. Tito Badang! Una pa lang, aaminin ko nang idol ko po kayo. Bilang fan, pwede bang magparinig ng sample ko sa'yo? Pwede? Ganito ba mag-battle rap? Tumungga ng gin! Blackout malamang! Tumba sa sahig! Knockout ni Saddam! Tumodo ang yunig! Al-Qaeda yung bomb! Pumondo ng ying! Nawala yang? Balanse biglang! Alakazam! Kung sa Muslim, ito ay haram! Allahu Akbar! Hindi ito brak! Paktay ka badang! Intro pala! Okay, sana yung ginawa ni Akata, kaya lang meron yun siyang konting hindi naman contradiction, pero parang na for me, it's not effective na sabi mo, idol kita. Pwede mo sabihin yun, so like, pabulong lang idol kita. Ganun. Pero yung parang ginamit niya yun as a schema para ilabas yung intro niya na track, medyo, alam ko yung gusto niyang gawin, pero parang hindi lang siya naging effective kasi narinig ng maraming tao eh. Pag-establish mo na parang ina-idol mo si Badang ngayon, nagkaroon ng contradiction kasi ngayon sumasagot ka ng ganyan. Paano mo gagawin yun sa isang idol, diba? Parang ganun. Pero dahil battle to, bigla ka may ganong intro, diba? Parang ginamit mo siya, yung schema na, idol kita Badang, pwede bang mag-sample?
Diba? Para kang wala kang respeto nung kasi dinidiss mo yung ina-idol mo. Pero at the same time, ginamit mo siyang eskema para sa intro mo na pampatay kay Badang. Diba? Parang self-contradicting yung ginagawa dito ni Akatay. Ewan ko pa paano i-judge ng mga tao yan. Pero sa akin, ekis yung ganyan. Hindi ko gusto yung ganyan. Kasi inaano mo eh, parang tinatanggalan mo ng effectiveness yung sarili mong bar. Parang sa akin na-cancel out yung kasi ba't mo gagawin yun parang, diba? Tingnan nga natin, tuloy nga natin. And he's very confident, but for me it's not. Matik, lam yun ang dehings boring pag may akat ang nakasamba. Hindi lang to basta good morning! Magandang umaga talaga! Kaya ano Cebu? Sekengene? Tue! Ang baduy ng puki ng ina! Bibus! Fuck you! Para sa iyong ginawa! Nag-hire ka ng low IQ, nag-iisip ka ba? For your information, di ako nagpataas ng value para yung quality ibaba. Ano yan? Para lang ba maging labis pa laman ng wallet mo, pati tong akusadong manyakis, minamarket mo? Walk in the park. Tito Badang! Maganda rin yung ginawa ni Akat doon, no? Parang yung estilo niya, parang nakita niya yung effectiveness ng pagdadamay ng tao, kailangan niya pang pagsalitaan si Phoebus para isumbat yung tungkol kay Badang. Parang for me, parang he's looking for sympathy. Pero para sa iba, parang schema pa din yun kasi kung paano yung tinuturuan yung inuusig, parang nagbibigay puntos yun na parang convincing yun kasi may story na nagaganap, you know. At yung story na yun, tumuturo kay Akata, papunta doon kay Badang. Which is, sa tingin ko, effective naman. Pero, para sa akin, parang di mo naman kailangan yun. Kung magaling ka talagang rapper, diretso mo na agad kay Badang. Tuloy natin. Tito Badang! So, nakita ko rin yung effectiveness na gumagamit siya ng mga props. Lahat ng mga nasa paligid sa kanya, parang he takes advantage of it na parang kaya kong gaming props kahit si Phoebus, kahit si ganito. Pero para sa akin, if you believe na magaling ka talagang as a rapper, straight mo na kay Badang para hindi na masyadong makalat, basta yun na lang. Kasi lumalabas na parang hindi lang siya diretso. Parang ang daming nangyayari na hindi na unnecessary movements, unnecessary words, unnecessary story na parang kailangan ba talaga 'yun? 'Yun yung question na pumupunta sa isip ko. Pero I appreciate pa rin 'yun kasi na-appreciate ko yung effort na ginagawa ni Akata. Siguro 'yun yung bago niyang style. Tuloy natin. Stupid motherfucker na maraming saksak. Isa asada hilan kung ba't credibilidad ng battle ay bad. Kung talagang eksena gusto nyong kaledado mga at dapat unang requirement bilang battle rapper, college grad! Maganda rin yan po, tsang ano, college grad daw kailangan. Huwag kayo nagpapapasok ng mga utak nana. Tago niyo yung mga tulad nito, may mga bata. Pero sa totoo lang guys, dito sa Amerika, very very diluted na rin yung mga kolehiyo. Kasi kung ano-ano na lang yung binibigyan nila ng mga degree, makakita ka na lang kahit yung producing ng music, pag papiano lang, kailangan may degree pa. Yung pagkakat ng buhok, kailangan may degree na rin. Yung kapag pagsisemento lang, kailangan, marami ng mga ginagawang kabalbalan yung government na lahat ng klase ng profession ginagawa ng degree para lang yung mga tao kasi business kasi yan guys, kung di nyo naiintindihan. Dito sa Western countries, ang ginagawa nila, yung mga tao na pumapasok sa school at merong gustong aralin, hindi na nila binibigyan ng pagkakataon na dati kasi may apprenticeship pero wala nang ganun. Lahat may degree kasi ang mangyayari pag everything na profession ay may degree, lahat uutang sa gobyerno.
Diba? Pag lahat umutang, di lahat sila meron ng loan, tapos yung loan na yun, yung gagamitin nila para sa school nila, para makagraduate sila. At the end of the day, kahit may degree ka, may diploma ka, hindi ka naman nakakahanap ng trabaho. Kasi, kukunti lang yung, ano, yung porsyento ng ganong klase ng trabaho. For example, sa music production, konti lang naman eh, nasa maliit na porsyento lang. Minsan kasi, ginagawang majority o pinapalaki o ine-expand yung tiny substrata ng porsyento na yon. Kung ang ganitong trabaho, 1% lang sa 100%, pinapalaki nila, tapos ine-extreme nila, na akala nila lahat ng mga tao kayang makakuha ng ganong klase ng profesyon. Diba? Kung wari, sa pagiging doktor, yung doktor, ilang porsyento lang yun. Sa 100%, mga 10% lang yung pwede talaga mag-doktor. Pero iniisip ng mga tao na hindi nakakala ng ganong klase ng mga bagay, na lahat kaya maging doktor. Pero pag pinag-aral mo, hindi naman pala lahat qualified maging doktor. Yun. Tuloy natin, guys. So, yung ini-extreme lang nila yung mga ganong klase ng mga bagay, hindi rin maganda. So, katulad niya, music, kahit sino naman pwede makapag-aral ng music kahit hindi nila pumunta ng kolehiyo. Diba? Kahit sa streets, kaya mo nang aralin yung rap. Tuloy natin. Yung mga inosenteng mata na... Pero yung paggamit ng skema na yung malaking bagay yun. Tuloy natin. Nakakaawa. Silang nakakakita ng ganitong halimbawa. Isipin nyo, example ng tao, Tito Badang. Ano yan? Definisyon ng mga taong hanggang dyan na lang. Ay, ba't kasi ang dami mong katulad na... Hindi ko alam kung anong sinasabi niya, pero parang ang big nun eh. Parang definition ng tao na hanggang dyan. Wala namang problema sa katayuan ni Badang sa buhay. Parang wala namang... Normal na ganyan eh. Ang tawag dyan, guys, human condition. You know, ang mga tao, ganyan talaga. We're normal na makakakuha tayo ng ganitong klase ng sitwasyon. Ganito lang yung ibang tao. Hindi natin masisisi kasi pag lahat ay perfect, wala na, diba? It's boring. Tuloy natin. Balik natin. Ano yan? Definition ng mga tao... Pakiramdam ko walang makitang angulo si Aka, tapos gumaganap na lang siya ng iba't ibang klase ng angulo, tapos ina-exage niya na lang para maging punchline. Which is, sa tingin ko, effective even though pag pinakinggan mong mabuti, kasi video to, na-rewind natin, nasusuri natin, it doesn't make any sense. Pero parang, it makes sense kasi... parang ginagamit niya yung mga maliliit na detalye na yon, tapos ini-exaggerate niya para magmukhang ka-convince na parang ganito. Dinadaan niya rin sa malaking moves, parang clowning or something like that, which is, sa tingin ko, part ng style niya. Hindi lang siguro ko sanay sa style na pinapakita ni Akata ngayon kasi parang, pero, sa tingin ko, effective naman. Hanggang dyan na lang. Ba't ba kasi ang dami mong katulad na utak, boy? Mga gunggong na hirap umangat bilang Pinoy. Panay hipokrito pang kala mo di makasalanan. Porket pag-asenso di makayanan, panay palusot na lang di habol yung maman. Gago ka ba? Seryoso, hindi tayo aasenso sa ganitong proseso. Kaya nga ako, ngayon pa lang tina-target. Maganda rin yung sinabi niya na hindi daw target yung maman. Magandang punchline yun, pero sa idea kasi ng kultura ng Pilipino, parang sa kanila kasi dinidemonize nila yung mga tao na gusto yung maman. Ang tingin ng ibang mga Pilipino doon, parang masiba ka o masyado kang ambisyoso. Meron kasi tayong ganong klase ng alam mo na, toxic na culture. Pero hindi naman masama yung ganun eh. Kahit paano, yun yung nagbibigay sa atin ng stabilize o parang limit na parang, minsan magpakumbaba ka, even though Parang yun yung pinaka, parang nudge, na parang magpakumbaba ka, pag ganyan ka. Nagbibigay sa atin ng paalala na, huwag ka maging masiba. Maging ambisyoso ka, pero kailangan mo pa rin magpakumbaba. Which is magandang bagay din mula kay Akata. Ito na, Kongreso. ROI, nasiguradong malakihang presyo nang di ako matulad sa tulad mong laya sa kulungan, ngunit sa kahirapan na natiling preso! Bars! Laking bagay din yun, Bastos na umbak! Bars yun, kasi kung nananatili ka sa kahirapan, problema mo na yun. Diba? Kailangan mo kasi kasuhin yung sarili mo. Bastos!
Hindi ka so... Saglit nga. Surprising. Piece of cake ka lang na wala pang icing. Sinayang mo yung flat para tinapat na lang sa... Sinayang niya yung slot, sana tinapat na lang sa pricing. Sinabi ko na, sayang eh. Total, sa sahod ako nagpaangat, yun ay pricing. Kidding aside, kung sahod na pataas, ano pang pwede kong magawa? Baka pag pinasahan niyo ako ng batas, biglang umasenso tong bansa. Mars! Double meaning, kinuha out niya si Batas, tapos naging, ano pa yon, naging kick para sa, ano, sa susunod na battle. Kasi yung mga kapwa ko, MC, ayoko manalo eh. Kaya sige lang, tito, uwi mo na yung boto ng mga hurado. Basta pag ako kumandidato, aking boto ng mga tao. Yeah! Saan boto ng mga tao? Fuck! Wala na yata ng resibo yung ROI. De, pero seryoso, mahal ko kayo. Pangako, pag ako nakapwesto, pag nangurakot ako, konti lang. Gago. Sisiguraduhin ko sa inyo na pag nagbisyo ako, chonky lang. Kaya kung ako sa'yo, tito, huwag mo na akong awayin. Ako nang bahala sa'yo sa future kapag wala ka nang makain. Promise, tutulungan kita. Basta ikay magpakabait. Yung mga kamay mo, wag mo kung san-san dinidikit. Gago! Babe Darwin, matuto kang makinig. Sa mga tulad kong nag-iisip, at matuto ka rin maghintay at wag masyadong mainip. Pagkat pag-aatakadil, madelay man yung ROI, siguradong babalik! Damn. God complex na kung God complex, pero kaya ko kayong iligtas. Akata effect, siguradong mas effective pag naging angulo ng Pinas. Pag sinabing God complex, ano eh, isang uri ng psychological behavior yun eh, na parang tingin niya sa sarili niya siya yung pinakaangat. Siya yung pinakamagaling na he can do. Basta, yun yung pinaka tingin dun eh. Meron din kasing, ano eh, karamihan, usually meron yan mga babae. Mga babae, mga general, mga ganyan. Sakit na mga, ano yan eh, sakit na mga mayayaman. God complex. At saka, mga gwapo, mga ganyan. Meron silang ganyan eh. Para nakakuha nila yung mga ganyan. Especially mga politician, may God complex din sila. You know, so usually mga ganyan. So iwasan niyan guys, huwag kayo pumunta sa ganyang klase ng ano, lalo na pag ano, pag hindi niyo pa ano, hindi nyo, yung status niyo sa buhay hindi established. Ang ina niyo, huwag kayong tumawa, ako seryoso talaga. Kung gusto niyo maging first world to na bansa, vote for Akata. At seryoso tanda, huwag ka masyadong seryoso tanda, ginamit lang kita sa pangangampanya. Yeah. Round 2! Sa tingin ko sa round 1, bibigay ko agad kay Akata. Kasi sa tingin ko, even though may ginamit siya mga vague na linya, yung kalahati ng round niya, mas convincing sa akin, mas effective. Sa tingin ko, mas, ano, mas entertaining. Nagustuhan ko yung lines ni Badang, kaya lang, lagi siya nahihirapan sa intro niya eh. So, bibigay ko na yung first round kay Akata kasi tingin ko mas effective yun. Tuloy natin. Badam! Let's go! Galing-galing ni Akata! Parang tanga talaga! Mapapasabi ka ng shit naman! Magkukwento ako ng saglit, dumaan ako sa palayan, may nakita kong baka, kala ko si Shernan. Ano? Ano, Akata? Ganito na lang ba tayo? Kailan ka ba magbabago? Kapag hindi na nagpa-plus yung tae sa CR nyo? Kailan ka pa mayroong gagawin? Kapag yung pulang langgam at itim, iyong pag-aawayin? Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba iniisip yung pagod ng langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos puro ka pa reklamo sa sa buhay mo? Langgam, nawala tuloy ako. Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal.
Hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nabubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, puro ka pa reklamo. Nawala ang tuloy ko, tumawa kasi to. Sa buhay mo, hangal? Tuwan-tuha, nawala tuloy talaga ako. Gago kasi to. Sayang talaga yung 50,000. Puro ka pa reklamo, ilutin ko na lang, puro ka pa reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, nawala talaga ako. Tangina. Sayang. Teka lang, pagod sa asukal, hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, puro ka pasarap sa buhay mo. Nawala talaga ako, putangina. Gulo. Ang ganda na ito, guys. Ang ganda na ito. Sige, ganto na lang. Utang ina. Sige. Kung puro yan, ikaw lang yung taong marangya ang buhay. Pero ang mga kalooban, naghihikahos. Kayo lang itong magaganda ang buhay, pero naghihikahos. Tama yung sinabi ng The Woods. May pera, may yaman, may kotse, pero nakalimutan ng Diyos. Sobrang kapangyarihan, sobrang katakawan, sobrang kayamanan. Ikaw, utang ina mo, mayaman ka ng mayaman. Bakit kung walang mahirap, sino magtatrabaho para sa'yo? Tandaan mo, kahit mayaman ka pa, utang ina ka, pambalansi ka lang ng mundo. Kaya huwag kang magpagmataas na tao, walang exempt. Verse din yun, no? Sabi niya, ang ganda ng pagkakasabi niya, kahit mayaman ka, pambalansi ka lang ng mundo. Kasi kailangan din ng kayamanan, kailangan din ng hirap para yung cycle mismo ng pera, ng tax, ng yaman, ay umiikot. You know? Kasi kailangan din talaga yun, guys. Tempted dito. Dahil kahit gano'n ka pa kayaman, sa simenteryo pa rin ang diretso mo. Kahit ikaw pa pinaka-bilyonaryo sa mundong ito, putang ina, wala magagawa yung pera mo pag dumating yung araw na ikaw ay maghihingalo. Kaya ka huwag magmapagmataas na tao. Alam mo, epekto na pagiging mapagmataas mo? Gusto na maging kalapati? Well, okay lang din naman kung maging mayaman ka. Kaysa naman mamatay kang mahirap. Di maging mamatay kang mayaman. You know? Kasi kung di man masave yung pera mo, maibibigay mo yan sa mga darating na new generation na kapamilya mo. Kasi pangit naman yung idea na totoo naman na mamamatay din naman talaga tayo. Hindi natin madadala yung pera natin. Pero at least, namatay kang mayaman. Iba, yung ideolohiya na yun, mas okay pakinggan kaysa mamatay kang mahirap. So, mamamatay ka, naghihirap ka palagi. Eh kung mamamatay ka na rin lang 10 years from now, maganda ng like nasa eroplano, namamasyal ka, umiinom ka ng mga paborito mong pagkain. Kaysa mamatay ka na nasa 70 years old ka na, nagbabanat ka pa rin ng buto, hirap na hirap ka pa din. At the end of the day, you have to know kung ano yung much better para sa'yo. Kasi ang purpose ng Diyos, humayo ka, magpakarami ka, maging masagana yung buhay mo, makuha mo lahat ng bagay na para sa'yo. At i-maximize mo yung buhay na meron ka. Tuloy natin. In righteous one, putang ina mo. Kasi kahit anong gawin, wala ka pa rin kasiyahan. Kung kumpleto kinakain mo, dapat hindi ka ganyan. Gusto mo, tapusin na lang natin buhay mo sa mga pulis, bakit di ka maglaban? Total addict ka naman, naglalaway sa FB niya, sabog na sabog, nagdadrama kasi patay na raw yung daddy niya. May pakiramdam ka din pala, pero ako wala akong konsensya kasi wala ka rin awa. Isipin mo, magdamag mong binubuhusan yung dahon ng gabi pero di mo mabasa. Hayop ka talaga. May freestyle to, ha. Hayop ka talaga. Kailan ka ba aasta na tao ka? Alam namin negosyante ka, pero bakit mo binibenta yung lupain ng Mall of Asia? Bakit? May titulo ka ba? Pagkakaalam ko, sira ulo ang titulo mo. Pero bilib ako sa taong to. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nakuha niya pa rin magpasaya ng tao. Kaya sabay-sabay tayo. Sayaw akata, sayaw akata, sayaw akata, sira ulo ka. Gusto niyo ng real talk? Si Akata, pinalayas to ng mama niya. Imbis mga damit ang dinala, grocery at dilata. Totoo yan. Pinuwento sa akin nila Zeta. Kaya pumunta naman tayo sa pinagmula na matindi mong problema. Di ba namatay ang ex-girlfriend mo dahil sa matinding lupus na karamdaman niya? Doon nagsimula ang problema sa mental health mo. Kaya hindi ka madala-dala sa US ng stepdad mo. Kasi baliw ka. Hindi ka naman nagbabaliw-baliwan, eh baliw ka talaga. Oo, totoo yan. Kasi unang dinala sa US, mama mo. Pangalawa, yung ate mo. Pangatlo, siniknok na tsur, yung kapatid mo. At sinunod yung mga apot mga pamangkin. Ikaw lang di madala-dala sa US kasi hindi ka pa magaling. Kaya huwag mo kami tinetherapy session, huwag mo ina-apply sa amin ang gamutan mo.
Hindi. Hindi namin problema ang magandang buhay na pinagdadamutan sa... Anong therapy session, guys? Kasi meron... May iba't ibang klase ng psychology, guys. Eh. Merong psychology psychiatric, merong psychotherapy, merong... May marami kasing mga bagay. Merong clinical, may ganun. Ang trabaho ka naman, psychotherapy, you know. So, kinakausap na yung mga tao. Merong mga tao na nagpo-provide ng gamot, mga ganun. Diba? Kasi tulad ko, ang ginagawa ko, combination of psychotherapy na may kasamang NLP, na may kasamang hypnosis at neuroplasticity. So, apat na combination yan. So, sa ibang tao may ganun. So, may ibang tao naman na, you know, behavioral therapies, mga ganun. Marami. At saka, yun ba yung trabaho ni Akata ngayon? Tuloy natin. At alam ko rin, mula isinilang yung anak mo, mama mo na bumibili ng mga gamit niya, at hanggang ngayon, siya pa rin nagsusustento. Hmm. Kala ko mayaman ka, putang ina mo. Anong trip mo? Kaya kahit kailan, hindi magiging proud sa'yo yung anak mo na pag-alaki na si Ritmo. Kasi bata pa lang siya kung ano-ano na tinuturo mo. Tama ba naman sabihin mo na ikaw si Cristo? Sira ulo ka talaga. Pero medyo smart ka. Ako smart din. May globe pa nga, TM at dito. Pero sa bahay niyo, mayaman ka, kaya may sarili kang mundo. Angal pa ng angal kapag hindi masarap ang ulam mo, wala ka naman trabaho. Alam mo, para masarap ang ulam mo, ulamin mo yung katulong mo. O isa sa dancer dito. Angal ng angal, pag di pag masarap ang buhay na ito eh. Utang ina eh, no? Ano mga pinagsasasabi mo? Tatakbo kang presidente? Mandiri ka sa sarili mo. Utang ina, sa flip tapat, kinatarantado ka lang eh. Pilipinas pa? Ang ina mo. Ang lakas ng tama na ito sa ulo, putang ina. Gago, freestyle lang to kanina pa. Gago ka. Huwag yung ipupunto to. Sira ulo to. Ang mangyayari sa Pilipinas, lahat kayo masisiraan ng ulo. Maniwala kayo, ang gagawin niya lang, mag-chongki maghapon, tapos pahihirapan kayo. Papalakin yung tax, papalakin lahat, nanakawin lang ni Gago. Di ba? Totoo. Kaya nga, nag-iingay to dito eh. Gusto niyo tatakbo, Gago, tumakbo ka na lang palabas, okay lang yun. Gago. Okay. Tangina, kung freestyle na lang, kanina, pinagbigyan lang kita. Pero si Akata, mahal ko to. Kaya palakpakan natin, putang ina. Si Janelle ba yun? Yung babae na nandito? Parang si Janelle yun eh. Yeah. Outdo Akata! Let's go! Isa sa mga nasa baba. Ito, si Janelle yata ito. Tang ina mo! Dami mong sinasabi! Kala mo, dami mong alam. Eh no, si Janelle yata. Sino namang? Kilala ko yan eh. Di ko lang alam. Kalimutan ko na. Wala nang isipin. Kasi... Baka din na rin naman ako naalala. Tuloy natin. Gagong maniniwala sa'yo eh. 41 years old ka na, nandito ka pa, badang. Ay, ang buhay yan! Ang sad ng story! Tumandang walang na pala! Ano yan? Porkit sinabing life begins at 40, ngayon ka lang nagsimula? Ganda rin yun. Magaling kang kupal ka! Panay kakray kay Jesus Christ. Di ka man lang nag-try magsik ng financial advice. Ang kapal, di ka na nahiya ang kapal ng mukha mo. Pati si Toyo, iyong binabraso. Yung iba nagbebenta ng tropeyo, tapos ikaw magbebenta ng kaso. Pagkatapos mong sabihin 100,000, hihirit ka bigla ng kahit magkano. Itadrugs ka ba? Ang inang to, lakas ng tama, sasabihin para sa views. Gusto mo pala ng malaking views, eh di sana nagpakita na lang ng titi sa bus. Malamas ka ng suso without consent. Magsalsal ka araw-araw, yun yung gawin mong content. O baka sabihin mo, di mo kailangan kasi may negosyo kang iyayabang. Itong chili garlic, thumbs up, sarap ang hang. Kaso malaman-laman ko, asawa mo na muhunan, utusan ka lang. Oh, nice.
Ang galing. Tanga, ang galing na pag-aagawa dun ni Akata. Sabi niya ganun, chili garlic. Tapos ginamit niya yung props na yun para i-dismiss mo yung pagkataon ni Badang. Bumaba yung value niya. Napakahusay. Di ka na nahihiya? Babae nagtataguyod sa'yo? House husband all around. Ikaw ang dapat panagutin. Pag yung babae mong anak nagsettle down sa tulad mong palamunin. Sorry. Yung anak mo tatandang may low budget na puday. Ganyan magiging outcome pag nahulma sa iyong kamay. 299 engagement ring pang below average guy. Chance niyang magtagumpay? Paiyot sa ano o sa Bombay. Bars. Medyo masakit din yun, ha. About sa ring, guys, hindi naman yun importante kung ano. Meron mga tao na sinasabi na kailangan ganito yung presyo ng, ano mo, kasi yung value ng pag-ibig mo, meron pang 70%. O iba naman, ganito dapat kalaki yung ano. Guys, huwag kayo maniniwala dun. Nag-iimbento lang sila ng standard o value o rate o percentage para lang, para ma-convince at ma-justify yung action na ginagawa nila. But in reality, di mo man kailangan yun eh. Pero yung paggamit ng ganong klase ng eskema na ginawa ni Akata, big props dun. Kasi sa tingin ko, effective yun. At kinakagat ng tao. Pero guys, lagi niyong isipin na yun nandito ako, hindi ko tinitira yung paborito niyong artist. Ina-explain ko lang yung mga bagay at mga salita o mga pananaw na pwede maka-apekto sa psyche ng tao. You know, kasi kailangan natin at the day, pag natapos yung video na to, yung reaction video ko, eh hindi magbago yung pananaw ninyo. Kasi may mga sinasabi din yung mga artist natin na parang hindi salungat sa kulturang Pilipino. You know, na kailangan natin at least ipasin tabi, magbigay ng disclaimer, explain. Kaya minsan mahaba ako magpaliwanag. Tuloy natin. Ganyan talaga kapag ikaw yung naging ama. Tangina, magpo-42 ka na eh. Tapos tanga ka pa rin. Imbis magturo, ikaw pang natuto nung tumulong kas anak mong gumawa ng takdang aralin. Okay. Di ka ba nahihiya tuwing may reunion inyong angkan? Sa kabila ng pang-uuto nila, paano ka nga ba nila pagmasdan? Sobrang saya. Sa'yo nakangiti sila. Sikat ka raw, nakakasilaw. Kaso iniimbita ka lang naman talaga nila para meron silang dakilang taga-ihaw! Taga-buhat! Taga-bigbet! Taga-hugas! Taga-ises! Taga-sinop! Taga-ligbet! Taga-kwento! Taga-ngit-ngit! Hanggang sa pag nalasing, dama mo na ang inggit sa mga kamag-anak mong may mas narating, palihim kang nanliliit. Chef! Ang sakit! Kainuman mo, Doktor Attorney, yung ibabalik bayan. Yung mga pamangking binubuli mo lang dati, ngayon inaarboran mo ng pinaglumaan. Bars yun. Limos relos, sapatos, tsaka kung ano-anong kasangkapan para mapagtakpan yung napag-iwanan yung kalagayan. Ganyan mangyayari. Pag pinili diskarte, inuna forma. Gagraduate sa korte, subpina diploma. Bars! Putang ano niya, gagraduate ka sa korte, tapos yung subpina mo, yung pinaka-diploma mo, yung sulat galing sa korte, sa ano talaga, tuloy. Tangina mo! Bars, ang galing mo. Kumanda ka ng ganyan? Gago, nakakaawa ka! Nakaulong ka sa pagiging tanga, kaya akala mo malaya ka. Kaya fuck your smart shaming, shame on you! Sa akin di yan uubra. Panampaldiwa to sa'yo, di ko lang basta itutugma. Pilipinas, ano na? Mas maraming badang kesa Akata. Kaya iba't ibang lahi kumukubra. Para gisingin mga mangmanga tanga, ilang Rizal pa ba dapat tumumba? Okay. Seryoso, mas maraming badang kesa Akata. Mas maraming mangmang kesa nagbabasa.
Kaya mas maraming tumatandang tatanga-tanga kasi mas piniling magpaalipin sa mahirap na bansa. Hindi nga kayo nagsipag-aral, ba't ba kayo magtataka? Second round, sa tingin ko, ano, mas nakuha ni Akata yung ano, dahil nga sa, ano, sa choke ni Badang, tapos nag-freestyle na lang siya. Tapos maganda yung confidence na binibigay ni Akata, medyo malaki yung, mahabang-mahaba yung setup niya. So sa tingin ko, ang magandang maglaban, si Akata at saka si J-Block. Magandang laban yun kasi pareha sila ng style, although si J-Block mas define yung struktura ng ano niya, ng punchline niya at ng ano niya. So magandang talaga maglaban Akata at saka si J-Block. Big props to J-Block. Tuloy natin. Round 3, Badang! Round 3, Badang. Binenta ko daw yung kaso ko. Oo, kasi isang bangungot siya. Kaya ko siya binenta kasi sa korte, binasura na siya! Itong sintu-sintu na to. Bars. Bakit naiinggit ka dahil sa bait? Dahil wala ka, meron ako. Meron kasi akong pakikisama, hindi katulad mo. Kahit saan ka panliga pumunta, kung ganyan ang asta mo, walang re-respeto sa'yo. Pasalamat ka nga sa kanila, binibigyan ka ng bat. Guys, itong third round na to, bonus na lang to, guys. Okay, dahil kasi naaawa sila sa'yo. At kung hindi dahil kay Pibos, hindi mo mararanasan yung mataas na talent mo. Tapos pati siya kinukupal mo. Kaya binaban ka sa flip top eh. Ganun ka kagago. Putangin na PSP! Gera na ba? Gera! PSP! Gera! Gera! Parang patay na eh. Wala na energy. Di ba baliw ka? Bakit maayos kang pumorma? Ikaw lang yata yung first class na taong grasa. Kaya pag nanlilimos siya, libo gusto niya, ayaw niya ng barya. Katulad dito sa PSP. Nanlilimos ka, napataasin ang yung talent fee. Bakit sino ka ba? Ano pa talent mo? Gusto mo sample lang kita ng talent ko? Gusto nyo? Bakit ka nang ihingi ng mataas na talent fee mo? Eh kaya mo ba ang mga boses na ganito? Eh wala ka na masilbi sa mundong ito. Magpapalseto, woo, kaya mo ba to? Tangina mo. Yun ang binabayaran na malaki, hindi yung talent mo na walang silbi. Obit ka na, tanga ka pa, baduy ka pa, putang ina ka, ano, kaya pa? Kaya wag mong i-underestimate. Para sa akin makipag-debate. Hindi mo ko kaya, kahit tawagin mo ako matanda at kuya. Si Tito Badang, kakaibang talent niya. Tanga ina, ano, buhay ka pa? Pulsuhan niyo, baka patay na. Kaya wag mo akong maliitin. Dahil ako'y naghahanda na rin. Maliit na bagay, talent na tunay. Kahit kailan hindi ka makakasabay. Mga paa mo ngayon na sa hukay. Good luck sa karir mo. Goodbye. Tangina! Madaling makipagkumalan, madaling magdawik, madaling makipagyabangan, madaling manlait. Pero iba yung may talent, iba talaga. Kahit patay ka na, maririnig pa rin ang iyong kanta. Parang Francis M. at Andrew E. Hindi na kailangan ng battle para mag-iwan ng legacy. Sa tingin ko, freestyle lang ginagawa dito ni Badang eh. Tuloy natin. Kaya aking tanong, kaya mo ba ito? Baka hindi. Huwag ka na magbubuhat ng pangko. Si Tito Badang, low-key lang ako. Kaya bago mo i-down, gawin mo muna ang ganito. La 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 la. Sino meron pero pero papa. La 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 la. La 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 la. Yan ang rap skill, tanga. Tangina, tangina, tangina mo! Yan ang rap skill, tanga! Tangina nyo! Ako lang may gawa nito, kaya pag may gumawa nito, istilo ko mga putang ina nyo, mga tamod ko lang kayo! Akata! Akata! Piling matalino, lahat gustong ayusin, pero sariling utak mo, hindi mo maitono. Time! Tito Badang. Naging performance yung ano, naging show na ano si ano dun. Tignan natin agad. Sabi ko na,
klase yung paghahanda eh. Pukin ang ina mo ka talaga. Ang galing mo! Ang ina. Oy! Kayo! Gusto ba talaga ako makita bilang masama? Sa ganong paraan ba talaga kayo nagiging masaya? Pwede sige, ngayon maririnig nyo na yung mga salitang masasambit lang kapag merong... Medyo cringy sino pero... Ito, sino hindi sasanga yun? Na kung wala lang sanang batas, malamang lahat tayo ginagawa yun. Facts. Huwag na kayong maging denial. Mga lalaki, kahit sagad magpakabanal, pag nagbinatayan, di yan makakaiwas magsalsal. Kaya kung nakilala ka bilang manyakis ng sambayanan, okay lang yan. Sisihin mo yung tropa mong hilaw kung bakit pinatuloy ka pa, pangalawang beses na pala yan. Boss! So, ibig sabihin, sinasabi ni Akata, it goes back ways, you know, it goes, ano, parang sabayan to, two ways to, kasi, dalawang pangalawang beses, ba't pinagbigyan mo pa rin, sabi lang, gusto mo rin na merong ganong klaseng drama na nang nangyayari. Big props sa ginawa doon ni Akata. Kasi alam mo na yung sistema ng, yung animal instinct ng mga kalalakihan. Okay lang yun! Yakapin mo yung bintang. Yeah. Normal lang naman na pag nalalasing, natitigang. Lalaki ka ba dang? Sino ka para di maglibog? Sino ka para di maghangad magpalabas ng tamod mula sa sagrado mong itlog? Lalaki ka ba dang? Normal lang yan. May gawa-gawa lang societal norm, kaya ka nahusgahan. Facts. Totoo din yun, ha? Kasi may mga norms, kasi pag sinabing society norms, parang may ini-establish na rules at standard ang society natin, na pag ginagawa mo yung isang bagay na to, you know, kaya nga merong ninonormalize, hindi ninonormalize, demonize, dinidemonize yung mga ganitong mga bagay. Kaya lang nahuhusgahan kasi parang very unique yung ginawa mo. Kakaiba siya. So dahil kakaiba siya, hindi siya nasa society, hindi siya normal sa society na to, pwede kang husgahan. Tama yung sinasabi doon ni Akata. Kasi dahil tayo nasa sistema, nakapaloob tayo sa sistema, at yung number one na sistema, yung constitution ng bansa, at yung batas ng lipunan. Tuloy natin. May gawa-gawa lang societal norm, kaya ka nahusgahan. Big props yun. Nagiging masterclass yung ginagawa dito ni Akata kasi hindi lang niya dinidisibad ang true idea ng status niya sa buhay at yung facts na yon. Tinuturuan pa tayo at nililinaw yung pag-iisip natin ni Akata sa kung ano yung totoong nangyari sa lipunan. Big props dun. To be able to say that dito nang may ganong kalakas na intro, napakalaking bagay nun. Kasi dito yung cringe na nararamdaman natin, yung nagbubukas ng isip natin para isipin kung meron bang tama sa sinasabi ni Akata o wala.
Magandang bagay yung kasi nasusuri nyo. Kapag mayaman at guwapo, wala yung kaso. Facts! Kaso pag mahirap, kamukha mo, hanap abogado. Bars. Totoo yun. Magparami ka ng salapi. Umiyot ka ng umiyot. Huwag mong i-deprente yung sarili at baka mamatay kang malungkot. Text yun. Seryoso. Totoo yan kasi guys, ang hinahanap ng mga kababaihan, lagi silang naghahanap ng lalaki na mayroong status. Ngayon, kaya hirap na hirap kasi ang mga, gusto kong sabihin sa mga kalalakihan to at sana huwag kayong masasaktan, na ang mga lalaki, mabilis tayong palitan. Where disposable. Anytime pwede tayong i-dispose ng babae pag nakita sila ng lalaki na mas highest ang status. Kaya wag ka magugulat ka na lang may babae nagmamahal ng foreigner, you know. Kaso kino-compromise nila yung sarili nila kasi pag nagmahal sila, nag-asawa sila ng matanda na foreigner, pag naghahanap din sila ng sexual na intensity, you know, ng sexual na pagnanasa. Pero dahil nga mahirap ka, wala talaga magmamahal sa'yo. Yun yung problema ng bilang isang pagiging lalaki. At sana maintindihan ninyo na kailangan nyo at responsibilidad nyo na maging mayaman, kumita ng pera, maging magandang status nyo, at huwag kayo magmamadali na umibig. Tuloy natin, guys. Manyakis ka, badang! Kailangan mong tanggapin yun! Kailangan mo lang magpayaman para di ka makulong. Bars din yun. Kailangan magpayaman para... Kasi pag mayaman ka, you can rent any woman. Lahat ng babae sasama sa'yo pag mayaman ka, kahit di mo na kailangan pang mag-asawa, pwede mo silang dalhin kahit saan. Pwede ka magrenta. Lahat ng mga top-notch na babae na magaganda makukuha mo. Best example natin, Top G, Andrew Tate, makukuha nila yan. Kahit anong sabihin sa kanila, dahil they're the top specimen ng masculinity. Tuloy natin. Pero ang tingin ng iba, toxic, pero di naman nila naintindihan yun eh. Tuloy natin. Tangina. Kailangan mo magpayaman para di ka makulong. Puki ng ina. Huwag mo nang itanggi pa. Maraming senyales. Malamang paboritong video mo pa nga, pagdudukit ni Andrea Brillantes. Shoutout nga pala, Andre. Pag nakakita ng panty na may Hello Kitty, agad-agad is getting wild. Sa banyo, dali-dali, kamay up and down sa titi just to molest the inner child. Damn, bars. Kasi... may mga ganong klase ng mga tao na hindi nila napipigilan. Meron kasing, sometimes merong addiction para dun. Na-addict sila sa ganong bagay niyo. Kaya yung porn guys, may mga mahirap din pag-usapan yun, especially pag hindi arok ng pag-iisip niyo. Tandaan niyo, karamihan ng mga tao, pag 26 pa lang kayo, 26 years old, hindi pa fully developed yung isip niyo. Kaya meron pa kayong chance. You know? Meron pa kayong almost pag 21 kayo, meron pa kayong until 30 years, 10 years para, you know, makakuha ng more experience. Tuloy natin. Malamang, pati yung timestamp ng mga hubaran sa lumang pelikula sa ulo mo. Kung ba't ka nagkaganyan, alamin natin yung buod. Yung nanay mong utak toge, para daw sa aranasan di ka malugi, nung bata ka, di ka lang basta pinadede, pinakain ka pa ng puke. Kaya elementary pa lang, hinahanap-hanap na niya. Early childhood ni Badang, nanghihipo na siya. Laging bad sa mga palaruan. Mga batang gusto lang magbahay-bahayan, niyayaya mo ng kantutan. Kaya nga nung nagbinata, nag-rap sa bigla para mga babae mabenga. Naging kaliwang kamay ni Francis Magalona. Kaya pala may Francesca. Yan ba natutunan mo sa Itbulaga? TVJ style ng pangmomolestya? Wow! Pagtapos, manggahasa, makakalaya, dadaanin sa komedya. Ano? Masarap ba sa
pakiramdam na yung utak mo, alembangin. Buti na lang, no? Medyo pangit yung anak mo. Di mo basta-basta bebembangin. Sorry. Pero kung dumating man sa puntong di mo napigilan, nalasing ka, inatake ng sobrang kalibugan, isipin mo na lang, okay lang yan. Dahil kung isipin mo, dati rin naman, yung pangatlong makakasarian, hindi tanggap ng lipunan. Kaya huwag kang mag-alala, baka bukas makalawa, yung mga pangmumolesto ng bata, panggagasa, tanggap na rin nila. Hindi yun malabo! Pagkat imbis ikondena yung issue, pinagtatawanan nyo pa. Kaya kayong mga natuwa sa sinabi ng maskara, nakakasuka. Nakita mo? Di ka naiiba sa mga hayop na yan. Sa mga hayop na yan, di ka naiiba. Marami dyan, tahimik lang, pero di ka nag-iisa. Ewan ko, masakit talaga yung mga sinabi ni Akata. Pero totoo lahat yun. Okay na, magpahinga ka na. So sa tingin ko, bibigay ko yung third round pa rin kay Akata. So third round, the whole three rounds, bibigay ko kay Akata. Hindi lang siya ganun ka-entertaining, pero kahit paano, understandable naman. Tulang natin. Judges! Akata versus Badang, kung nagustuhan niyo yung laban na yun, alam niyo na! Ang mananalo dito, makaka-advance sa second round ng Matira Mayaman at magkakamit ng bonus na 50,000 pesos! Ang pinili ng mga tagahatol, 5-0, panalo si Akata! Na-appreciate ko naman yun. Taya lang! Huwag niyo muna itigil yung camera, dito ka muna. Paano ako pupunta sa second round kung di mo dadagdagan yung bayad? Isipin mo ha, top 1 ako, top 2 siya, tapos mas malaki yung binabayad mo sa mga tanga. Oo nga! Huwag ka nang kukuha ng mga rapper na corny. Si Apex, 500,000 ang talent fee, eh tagahugas lang ng pwetsyo ni Looney. Huwag ka nang kukuha ng mga rapper na basura. Nandito naman kaming dalawa. Kung bis lang ang pag-uusapan, putang ina, malakas ang aming karisma. Pengi pera. Ang ganda rin yun kasi siguro maganda yung chemistry ni Badang at saka ni Akata. Medyo hindi lang siguro sila, pakiramdam ko nagkakailangan sila sa paggawa ng pagtirahan nila sa isa't isa eh. So, but hopefully may natutunan tayo guys. Medyo inaantok na rin ako. Other than that, di lang ako masyado na entertain pero dahil siguro parang may ilangan siguro na nagaganap. Kasi sa tingin ko, pwede mayroon pang mailalabas si Badang at may ilalabas pa si Akata. So siguro ang nakita ko yung 25% lang ng kakayanan nila. Kasi alam ko magaling si Badang at magaling din talaga si Nico eh. Nakita ko na yung mga sulat niya dati, hindi lang masyado nagpapato kasi merong mas ahead sa kanya. Pero sa tingin ko, kaya niya pang, meron pa siyang kayang ilabas. Yun yung sa tingin ko. So ang nakita ko lang siguro, 25% lang ng kakayanan nila. So other than that, na-bless pa rin yung mga tenga natin. So bibigay ko pa rin yung boto ko kay Akata. Ganun pa man, tuloy natin guys. Tignan natin kung meron pa mas. Mga judges na lang pala to. Ganun pa, yun na lang pala guys. At ganun pa man, hindi ko na itutuloy kasi napakahaba na rin eh. Nag-explain ako, 'di ba? Ang dami kong in-explain. Ganun pa man, alam ko baka na-boring na rin kayo sa reaction video ko dito sa ano to. Pero hopefully mag-subscribe kayo, i-like niyo yung video, share niyo na rin. Ganun pa man guys, bibigyan ko ng 8 yung video na to. Although magandang laban, hindi lang masyado siguro na entertain kasi siguro may hinahanap ako. Sa tingin ko, naglalaro lang si Badang at si Akata dito at hindi ito yung A-game nila. So, bigyan ko siya ng 8 siguro sa performance. Ganun pa man, maraming salamat guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo, at higit sa lahat ng dasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog Pro, congratulations kay Akata at congratulations kay Badang. Shout out. Peace out.